What is up, senpais? It's your boy, Earl TZ here, back again with another Mobile Legends video. And as for this video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano gamitin ang bagong marksman na si Melissa. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button at pakitusok na rin ng notification bell. Para maging updated kayo if ever may bagong uploads ako ng tutorials, gameplays, and other Mobile Legends content. And without further ado, simulan na natin ang video. So, ayun nga senpais, may bagong hero na naman na dinagdag si Muntun, which is si Melissa. So, based on my honest opinion and based on my experience habang ginagamit ko ang hero na ito, si Melissa isa na namang hero na napakadaling ibuli sa early game, but isang disastrous hero sa late game. Malalaman niyo mamaya kung bakit senpais, but for now, tingnan muna natin ang kanyang mga skills para magkaroon kayo ng idea kung paano ito gumagana. So, simulan natin sa first skill. Ito ang falling. Magda-dash si Melissa sa isang direction and after dashing, magkakaroon si Melissa ng additional attack speed for 3 seconds. And ang skill din na ito guys ay mayroong somewhat connection sa kanyang second at saka ultimate skill, which is i-discuss natin ngayon. For her second skill, ito ang Eyes on You. Ilalapag ni Melissa ang isa sa kanyang mga dolls na nagngangalang Models. Kapag may natamaan si Models na enemy hero, magdi-deal ito ng physical damage, slow effect, and magkakaroon ng link ang lahat ng enemy heroes na malapit kay Models. And every successful hit mo sa mga enemy heroes na connected sa link ay mababawasan ang cooldown ng kanyang first skill by 1.2 seconds. So, senpai, ano nga ba ang silbi ng link? So, ang silbi ng link guys ay almost similar sa ultimate ni Carmilla na magko-connect-connect ang mga kalaban, but ang kay Melissa lang is siya lang ang maaaring makapag-trigger nito. So, kapag connected ang mga enemy heroes sa link ni Models, makakatanggap ng splash damage ang mga heroes na connected, if ever mayroong makakatanggap ng damage ni isa sa mga connected heroes galing kay Melissa. Ang skill din na ito guys ay mayroong 6 seconds na duration. Mapapadali ang cooldown ng skill na ito if ever masyadong malayo na si Melissa kay Models. Pag-usapan naman natin ang connection ng kanyang second skill sa kanyang first skill. So kapag nilapag mo na si Models ay maaari mong malipat ang location nito sa tulong ng kanyang first skill. So, for example, kapag nag-blink or nag-first skill paharap si Melissa, mabiblink din paharap si Models. Para naman sa kanyang ultimate, ito ang go away. Magkakaroon ng parang force field around Melissa and ang lahat ng enemy unit na gustong lumapit ay mananakbak at makakatanggap ng konting magical damage. So, kung di nyo masyadong gets ang explanation ko, so isipin nyo na lang na parang ultimate ni Akai, pero hindi ka pwedeng maglakad. Ang skill naman na ito ay mayroong 4 seconds na duration, but maaari itong matapos kaagad kapag lalabas si Melissa sa force field. And mayroon din itong passive effect guys. So, kapag hindi ginagamit ang skill na ito, ay magkakaroon si Melissa ng additional physical and magical defense. So, ngayon ay pag-usapan naman natin ang connection ng kanyang ultimate at first skill. Hindi ka pwedeng maglakad gamit ang iyong ultimate, pero pwede mong gamitin ang iyong first skill para lumipat ang position ng iyong ultimate. And last but not the least, ang kanyang passive. Ito ang Doll Buster. So, wala na ata akong kailangan pang i-explain dito. Madali lang naman intindihin, senpais. So, mas malaki ang damage ng basic attacks ni Melissa kapag minions or either summoned units ang kanyang target. Katulad ng ultimate ni Sun, yung aso ni Popol, and ultimate ni Vexana. So, for the item builds, ang marerecommend ko sa inyo na item builds guys ay yung item build na nakarely sa attack speed at critical chance. Dahil obviously, si Melissa ay isang basic attack reliant na hero. So, ito na yung item build, senpais. First and foremost is sa boots. Tough boots or either swift boots, guys. Pero nakadepende pa rin yan sa inyong personal preference ng boots. Next is ang Windtalker, followed by Berserker's Fury, Scarlet Phantom, Endless Battle, and for the last item, you can go for Immortality,
or either Wind of Nature. For the battle spells, mayroon akong several battle spells na may re-recommend para kay Melissa. So, una ay ang Flicker, kung gusto niya ng additional mobility. Purify for additional survivability, pwede rin naman ang Retribution. Pero hindi siya masyadong recommended senpais dahil sa napakababa ng damage output ni Melissa during early stages ng game. And last but not the least, ang pinaka-favorite ko whenever I use basic attack reliant marksmans, ito ang Inspire. Magkakaroon ka ng konting lifesteal effect and additional attack speed for a short period of time, which is napaka-goods para sa ibang mga marksmans na halos nakadepende sa kanilang basic attacks. For the emblem sets, Marksman Emblem and Assassin Emblem ang pinaka-goods para sa kanya. So, for the emblem configuration guys, which is ipapakita ko lang dito sa screen, feel free to take a screenshot para makopy nyo ang kanyang emblem configuration para sa Assassin and Marksman Emblem. And nandito na tayo sa mga tips at mga bagay na dapat nyong malaman para mas madali nyong magamit si Melissa. So as usual, simulan natin sa early game and laning. So for the laning senpais, I recommend Melissa sa gold lane. Not just because isa siyang marksman, but need niya talaga ang additional gold para mas mabilis siyang makapag-snowball. For the early game guys, prioritize clearing minion waves. Dahil sa passive ni Melissa, mas madali kang makakapag-clear ng minion wave kahit na basic attacks lang ang gagamitin mo. Kapag may second skill ka na, pwede nyo yung gamitin pambuli sa kalaban. Pero papaano nga ba? So, simple answer senpais. Lumayo lang kayo kay models or yung second skill nyo, and kapag nawala na siya, ay magkakaroon na ng 1.5 seconds cooldown ang iyong second skill, which is ready na ulit pambuli ng kalaban. Pwede ninyong ulit-ulitin yan, senpais, kahit ilang beses nyo gusto. Pero make sure lang, senpais, na kapag aatras kayo, ay walang minion na malalagas para hindi kayo mag-up ng kalaban. Para naman sa kanyang second skill, kapag may nakakabit na enemy hero sa link ni models, make sure na matatamaan nyo ng basic attack sa enemy hero para mababawasan ang cooldown ng inyong first skill ng 1.5 seconds per hit. Para sa kanyang ultimate, pwede nyo namang gamitin ang inyong ultimate as pang-ipit ng kalaban sa mga tight spaces. Nakapagbibigay ito ng advantage kay Melissa dahil sa nakaka-free hit siya if ever hindi makakagalaw ang kalaban. For the mid to late game wherein marami ng teamfights ang nangyayari, focus lang kayo sa pag-free hit sa backlines, but also consider guys to use your second skill habang may teamfight. Dahil yan ang isa sa mga times na medyo magkakadikit-dikit ang mga kalaban. And for the skill combo guys, simple lang naman ang skill combo ni Melissa. And kailangan nyo lang i-consider isang positioning mo para hindi ka agad mapitas ng kalaban. Ito na ang skill combo, senpais. Ang skill combo ay ang 2-1-3 or either basic attacks lang bago ka mag-ultimate. Di naman kasi required na every execution nyo is kailangan nyo gumamit ng ultimate. Nakadepende kasi yan sa mga given scenario. So, yun lang muna for now, senpais, and sana ay may natutunan kayo sa tutorial na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag nyong kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dito sa aking channel. And i-share nyo na rin ang video na ito guys sa mga friends nyo na gustong matutong gamitin si Melissa. So, that's it guys. Thank you for watching. Keep safe, live your life to the fullest, and keep grinding. Bye-bye!